L-O-V-E. Kill this now. So yun na mga master, what's up po sa inyo, no? So mga master, good morning po pala sa inyong lahat. Matagal-tagal din po ako hindi nakapag-upload. So ngayon gagawa tayo ng isang content. Content is all about ligaw. Ligawan. Mga master, ang salitang ligaw is para sa pananis, parang hindi na nangyayari. Yung mga classic na paniligaw, yung nag-aharana ka, kakayod ko pa sa bahay ng magulang nun. Tapos para mahihingi mo yung ano, papasagot mo lang isang babae. So ngayon mga master, nandito tayo sa millennial days. Millennials na. Millennial na po tayo ngayon. So yung iba, dinadana lang po sa effort na. Yung kadalasan yung salit. Yung paniligaw nila, gumagawa pa sila ng mga tarpaulin. Yung parang ano, yung nagbibigay sila ng konting ano, aliw, konting pansin, no, para ma yung mapatibok yung puso ng isang babae. So mga masa, para sa akin, no, meron kasi akong limang recipe. Ginagamit ko yun mga masa, every time na manligaw sa isang babae. Di naman ako masyadong ma-effort na tao, pero pinapakita ko yung importansya niya para sa akin. Yung gano'n siya kahalaga. Kasi importante yun, ma-feelings, maging special siya kung ano siya. Alam mo yung kahit simpleng bagay lang. Yung mapapahalagaan niya lang. Ganon. Yung maramdaman niya kung ano siya. Uy, ganito pala yung feeling na ano, no? Yung may naliligaw sa'yo. Ganon, basta i-feel mo maging special siya. Yung pinaka-importante sa lahat. So yung mga master, no? May limang recipe kasi yan. Hindi ko alam kung ginagamit din to ng iba. Pero kasi maraming din ako napanood na sa YouTube na ano, eh, mga tips na ano, paano maano sa inyo sa babae. Pero sa akin, ito lang sa akin, limang recipe lang. Unang recipe dun mga master is acceptance. Acceptance mga master, no? Pagtanggap. Itong sinasabi ko yung mga master na recipe, pang sarili, o kung mga sa inyo lang yun, na, sa lobbying. Kailangan mo lang i-adapt sa sarili mo bago mo i-adapt sa iba. No, acceptance po mga master. Acceptance. Acceptance mga master. Una-una dun mga master, nililigaw mo isang babae. Tandaan mo, bago pa lang kayo magkakilala, hindi mo pa siya buong kakilala. No? Kailangan na kailangan mong tanggapin, o kumbaga, unang-una doon suriin mo, ano, hindi mo kailangan talaga literal na suriin. Basta, kung ang isang babae na gusto ka rin yan, magkikwento yan sa'yo, about sa side niya, about sa ano niya, basta lahat ng maririnig mo, wag mong idadown yung isang babae, kailangan mo tanggapin siya, kung ano meron siya. Tapos, mga master, ang importante talaga doon, kung ano yung standard niya sa buhay niya. Hindi mo kailangan. Tanggapin mo lang yun. Kung baga, ikaw sa sarili mo, wala ka naman ganun. Wala kang karapatan para maging ganun. Kung baga, supportahan mo na lang. Acceptance lang po, kaibigan. So, pangalawa dun, mga master, is respect. So, mga master, ang salitang acceptance, kapatid po yun ng respeto. Yung respeto na yung mga master, kailangan mo rin talaga i-adapt sa sarili mo yan. Yan. Yun yung tinatawag na bago mo makuha yung respeto ng iba, respetuhin mo muna yung sarili mo para maging karespetado kang tao. Kasi yung mga panahon niya, kasi sa panahon niya mga master, parang ano eh, ang hirap makuha ng isang respeto na kung wala ka rin respeto sa sarili mo. Hindi ko naman sinasabing literal na bastos, no? Pero kailangan mo yun. Irespeto mo siya. Halimbawa, sa mga decision niya sa buhay niya, decision niya, gusto niya siya, saan siya magustong ano. Halimbawa, ganito. Hindi dun tayo. Okay lang yun. Irespeto mo. Diba? Basta, acceptance, respect.
Trust. So, mga master, nasa pangatlo na tayo. Pangatlong recipe. Trust. Tiwala, mga master. Mga master, kasi tiwala na yan. Pag pumasok na doon ang salitang accept and respect, siguro, ano lang, pamangkin yan na accept and respect ang tiwala. Tiwala. Tiwala sa sarili. Katiwala, ano, tiwalaan mo siya. Kasi not all the time, mga master. Mga iba kasi ngayon is tamang inaalam. Ang tiwala na yung mga master. Mahirap po igiin yan, no? Tiwala. Kasi ano eh, sa panahon ngayon, ang mga babae, karamihan sa babae, hindi ko nilalaat. Pag nasaktan sila, nilalaat nila. So, kailangan nyo po maging yung tiwala nila, mga master. Kailangan mong mapaniwala siya na sincere yung paniligaw mo, na gusto mo siya. Bigay mo lang yung the best mo para makuha mo yung, para maging with trust. Kasi pag merong acceptance, respect, na doon na yun. Doon na ipapasok talagang trust. Kumbaga, pundasyon mo na yun. Kumbaga, ah, naniniwala to sa akin. Ibig sabihin na pinag, may tiwala ka sa kanya, may tiwala ka sa babae. No? So, acceptance, respect, trust, loyalty. So, mga master, ano na to, mga master, kung pamangkin, pinsan po to. Pinsan po to ni, ano, ni trust, si loyalty. Loyalty, mga master, no? May nabasa ako sa Facebook, o parang may nagsabi din sa akin yan. Loyal ka, pero ka, di ka faithful. Faithful ka, pero di ka loyal. So, mga master, ano ko lang sa inyo, parang, tawag nun, opinion ko lang din, ay papaliwanag ko din sa inyo kung ano ibig sabihin, anong pinagkaiba nun. Loyal ka, pero di ka faithful. Ibig sabihin nun, mga master, halimbawa, nasa relationship ka, tapos, patagal na kayo. Ibig sabihin nun, mga master, may girlfriend ka, pero lapitin ka sa tukso. Pero yung girlfriend mo, mahal mo siya. Ayun po ibig sabihin nun, loyal ka sa isang mahal mo, pero lapitin ka sa tukso. Opinion ko lang to, mga master, kung gusto nyo ano, may iba kayong explanation about dun sa loyal ka pero di ka faithful, comment down below na lang po, no? Loyalty. So yung mga master, nililigaw ka, huwag po masyadong maraming nililigawan, no? Isa lang po dapat ang nililigawan mo, kasi doon mo may encounter yung sarili mo kung loyal ka ba talaga o hindi. Kung marami ka nililigaw, nabaputang ina ka, no? Mali po yung ginagawa mo. Kaya nga po, loyal, isa lang, no? Isa lang po. Mga master, isa lang. Loyalty. So, pasok po tayo sa last kong recipe, is love. L-O-V-E. Kill this love. So, yung mga master, last ko pong recipe yun. Kaya ko po nasa hulihan na recipe yun is love your first, no? Bago mo, kasi pag mahal mo yung sarili mo, matututunan mo rin mahalin yung kapwa mo. Kasi pag di mo mahal yung sarili mo, tanda mo yun, mga master, baliwala po lahat ng pinagagawa mo. Niluloko mo lang po yung sarili mo. Ayan po yung pinaka-importante. Pag i-kiss po lahat ng apat na yun, yung acceptance, respect, trust, loyalty, kung wala kang love. Kasi yung love na yun is the biggest impact po yun para sa taong nagmamahal, sa taong nililigawan mo. Paano mo po ba mapuprove kung mahal mo siya, no? Ganun lang yun. Kung naprove mo nga yung apat na yun, tapos di mo nga siya mahal, wala din po talaga, hindi po yung tatagal yung relationship niyo. So, kung halimbawa, kung love mo talaga yung nililigawan mo, yun na lang, yun na mo, pakita mo lang talaga na, no? Kumbaga, yung kantang Dalaga by RV. Ikaw na ang pinaka maganda na dalaga sa aking mata. Yeah. Sa yung mga master, ayun po yung kailangan natin. Tapos may bonus po kasi yun. Pag meron ka ng limang recipe, acceptance, respect, trust, loyalty, and love. Bonus na lang po yung effort and time.
Sabi sa akin ng isa kong tropa, paano mo mapapakita sa isang babae yung limang recipe na yun kung wala kang time? Kaya ako nasabi na bonus yung time na yun. Kasi doon na lang po pumapasok yung time na yun sa acceptance. Kumbaga, alimbawa, kung busy kang tao, tapos parehas kayong sa trabaho, paano ba parehas kayong nag-aaral, parehas kayong sa trabaho, is napakahirap po kung ano, sabihin na ipakita yung limang yun. Pero once na nasa quality time naman yun eh, quality yung parang parehas kayong nasa free, ayan, lumabas kayo, kumain kayo sa labas, yun po yung sasabi kong bonus na lang yung effort and time. Kasi pinaka-importante lang po talaga dun yung makasama yung taong mahal mo. Kaya po nagkaroon po tayo ng salitang quality time. Pero mga master, para sa akin lang po yung limang recipe na yun. May kanya-kanya po tayong strategy kung paano mapasagutin sa babae. Ang pinaka-importante lang po doon, pag naligaw ka, dapat may pera ka. Ha? Huwag ka pong aasa sa magulang mo. Every time nalalabas kayo ng, lalabas po kayo ng nililigawan mo, magdi-date kayo, is galing pa sa bulsa ng mama mo. Is bad po yun. No? Ayun lang po mga master. So yun mga master, no? Pahabol lang po. Basta po, pakita nyo lang po sa taong mahal nyo na gusto mo siya. Importante siya, special siya. Tapos, pag kompleto na yun, yung parang, dapat mga master, di lang po tayo magaling sa una. Hanggang dulo po, dapat consistent po tayo. No, na? Kasi, once na parang, sa una lang tayo magaling, doon po pumapasok yung ano, panlalamig. Parang seryoso pa ba to? Parang magpapa-question na lang isang babae sa'yo. So kailangan mong maging consistent sa panliligaw hanggang makuha mo yung salitang oo, tapos i-prove mo na deserving siya sa'yo, na deserve siya, na mahalin siya. So yung mga master, no? Salamat sa panonood. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please comment, share, and subscribe po kayo sa channel ko. Then, sa mga gusto po magkaroon ng mga opinion po, comment down below na lang po kayo. Kumbaga, dagdag tips din po para sa kanila. So, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ikaw na ang pinaka maganda na dalaga sa aking mata. Are my